dahil po ng paligo ni Marites, ako ay nagmumuni-muni na siyempre, inaano po natin, nire-revise po natin yung tuturo natin ngayong umaga. Sabi ko, Lord, katilaan mo naman yung ulan para bago po matapos yung takdang oras ng aming pagpunta sa ano, hindi kami mababasa. At glory to God naman at tinuguriman po ng Diyos. At alam niyo po, lahat po tayo kapag nananalangin, may tatlong bagay po yan. Una, yes. Pangalawa, no. Pangatlo, eh. Pero hindi po lahat ng panalangin pwedeng tugunin ng Diyos. Kasi may mga panalangin po na hindi nagbibigay kalunguro sa Diyos, eh. For example na lang, mayroon kang nakaaway, sana mamatay na yung kaaway ko nun. Di ho ba? So hindi po lahat ng panalangin natin tutugunin ng Diyos. At hindi po lahat ng panalangin, kung lahat po ng panalangin natin na pinanalangin sa Diyos itutugunin, sunod-sunod tayo ng Diyos. Di ho ba? Pero may mga pagkakataon na dapat din tayong manalangin, pero hindi po lahat ng ating panalangin ay tinutugon. At pag hindi tinugon, agad-agad po tayong mali-discourage. Kundi dapat sa mga bagay na dumadating sa ating buhay, may mga tinuturo ang Diyos. Kaya nga po, meron po ako nabasa sa aklat ng 1 Corinthians 10, talatang 13, Jis, talatang 13. Wala bang pagsubok na dumating sa inyo na di tinanas ng lahat ng tao? Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Purihin po ang Diyos. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. How to overcome trials. Which is, wala pong taong hindi nakaranas ng trials or pagsubok. Sapagat ito po yung pagsubok na ito, dito minsan natututo tayong manalangin ng taimtim. At dito tayo natututong magkaroon ng pananalig o pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok na dumarating sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Mapagpala at mabiyayang Diyos na nakatungay sa aming kalagitnaan, inaamin po ng iyong abang lingkod na wala po akong magagawa. At sa oras na ito, hayaan mo po ang kapangyarihan mo lamang ang lumukob sa aming kalagitnaan. Ibaba mo po ako bilang iyong lingkod. Ikaw po ang maitaas. Ikaw po ang manuwalati. Ikaw po ang mapangalan sa aming kalagitnaan. Hindi po sa pamamagitan ng aking karunungan, kundi sa pamamagitan ng gabay at patnubay ng banal mong Espiritu, ang siyang manahan sa aming kalagitnaan. Gamitin mo lamang po kung alulod ng iyong pagpapala sa ikalalakas ng aming Espiritu at sa ikabubusog ng aming kaluluwa. Maitaas ka po ng bawat narito. Maluwalhati ka po nila sa bawat salita mo na kanilang mapapakinggan. Ikaw po ang mapangalan. Ikaw po ang mapaguriyan. Ito po ang dalangin ng iyong abang lingkod na may pagpapakumbaba. Umaamin na wala akong magagawa kung ikay walay sa akin. Salamat sa tagumpay. At sa oras na ito, ating pinawawalang bisa at hindi pinahintulutan yung Espiritu na hindi pakikinig ng salita ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, at aking pinawawalang bisa ay ang spirit of destruction in the name of Jesus by the power of the Holy Spirit. I declare in the mighty name of Jesus, I declare victory upon victory in the mighty name of Jesus. Amen. Salamat sa bakpak para sa pangalan. Glory to Jesus. Kung ating pong pagmamasdan, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. I do believe, bago po tayo makakilala sa Panginoon, hindi pa natin kilala ang Diyos, nakaranas na tayo ng pagsubok. At ang pagsubok po, hindi walang pinipiling tao, walang pinipiling reliyon, walang pinipiling relasyon. Kapag dumating ang pagsubok, nangangahulugan na lahat ay tinatamaan. Wala pong pinipili
ang pagsubok. At lahat po ng tao sa mundong ito nakakaranas ng pagsubok sapagkat Biblia mismo ang nagsabi na wala pang pagdumating na pagsubok na di dinanas ng lahat ng tao. Sa makatwid at sa katwiran, sa makatwid ang lahat ng tao ay nakakaranas ng pagsubok sapagkat ang pagsubok na ito ang nagiging pundasyon at nagiging kaparaanan ng Diyos upang ang bawat tao na narito matutunan tumawag sa Diyos sapagkat ang lahat ng tao niligay ng Diyos na kawangis niya at obligasyon po ng bawat tao na niligay niya ay tawagin ng Diyos. Hindi po ang pagsubok ang magiging dahilan para tayo po'y mawalan ng pag-asa at mawalan ng ganang mabuhay sa mundong ito. Sabi nga ng ibang mga nangangaral, experience is the best teacher. Which is right, tama po kayo. Mahirap mangaral ng minsay ng salita ng Diyos na ikay nagminsay, hindi mo naman naranasan yung mga bagay na itinuturo mo santo sa pagdating ng iyong pagtuturo after your preaching. Pag binatil ka, di mo alam kung paano sasagay. Kaya napakalaga sa buhay natin is magkaroon tayo ng experience kung paano namin ibabattle yung trials na dumating sa ating buhay. Sapagkat wala pong taong hindi nakaranas ng pagsubok sapagkat ako'y naniniwala itong pagsubok na ito'y nagiging fundasyon natin upang matutunan natin lumapit sa Diyos. At ito nga po, bago po tayo simula pa po ng Friday, marami pong trials ang dumating sa ating buhay. Pero sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng lakas. Bigyan mo po ako ng patience na ma-overcome ko ito upang maging fruitful ang iyong salita na aking ibabahagi. Sapagkat ikaw po ang Diyos na mga pangyarihan. At salamat sa Diyos. Madaling araw, bumangon ako, nag-pray ako kasi alam niyo po, sa buhay po natin, wala pong taong mahaba ang pasensya na hindi nagpupulo. Tama, mali. Kasi po, gaano man kahaba ang PC mo kapag pinatil ka ng problema mo, kapag gaano man kahaba ang iyong pagpapasensya, kapag yung kausap mo, hindi ba, walang pasensya. Ikaw na nagpapasensya sometimes. Gaano man tayo ay kahaba yung ating tinatawag na maximum tolerance, napupuno rin tayo. Ito pa yung na-observe ko every time po habang ako po ay nag-vlog live sa gabi, binubuksan ko po yung grill ko ng napaka small amount of water na iba parang tulo lang na hindi naman tulo talaga dire-diretso kundi yung patakba. And all of the sudden, after a long hour, nakikita ko unti-unti pong napupuno yung timba. At tayo po na mga tao, kapag puro po trials in life, lalong-lalo na po, binabalik-taktak, alam niyo number one, kung pagsubok na dumarating sa ating buhay, para ma-discourage ang bawat mananampalataya, para ma-discourage ang bawat nananalig kay Kristo, number one battle, kung sino yung mahal mo, yun ang ginagamit ng Diablo para ma-distract ang iyong pananampalataya at huwag magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Pero hindi po dapat maging hadlang yung mga kung saan, kung sino pa yung mahal mo, kung sino pang malapit sa puso mo, yung paminsan na nagbibigay ng sama ng loob sa buhay mo, sa buhay natin. Maaaring ito'y anak mo, maaaring ito'y kapitbahay mo, maaaring ito'y pinsan mo, maaaring ito'y asawa mo. Pero minsan ito ang ginagamit ng Diyos sa buhay natin upang tumatag ang ating pananampalataya at ma-overcome natin yung trials in our life sa pamamagitan ng ating paglapit at pagtitiwala sa Diyos. Purihin ang Diyos sa nagsabi ng Amen. Pansinin po ninyo, niligaan ng Diyos ang ating mata para ano? Makakita, no? Hindi naman po makakita, kundi niligaan ng Diyos ang ating mata para tumingin sa hinaharap. At kung itong ating mata inilagay sa likod, eh gano'n tayo maglakan? Di po ba puro atras, walang puro abante? Nakukuha po ninyong ibig ko sabihin? Kaya po
Diyos ang ating mandaigiligalan, Diyos sa harapan, sapagkat tumingin tayo sa inaarap, huwag tayong tumingin sa ating likuran, sapagkat yung likuran ay susunod lang po sa ating yan. Huwag tayong lumingin, kundi dumiretso tayo, lumakad tayo sa harapan. Meron ba kayo nakita naglalakad na kaganyan? Wala po, natawa kayo. Dito makikita natin, tama yung sabi ng Biblia, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinalas ng lahat ng tao, which is lahat po ng tao, bata, kamay, matanda, na meron pong nabanggit sa aklat ng Santiago, glory to Jesus. Mga kapatid, sabi po nito, magalak kayong lagi, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Hallelujah po rin ang Diyos. Sa mundong ito, kapag may pagsubok ka, hindi mo kaya matuwa. Maglalakad ka sa salamat sa pagsubok. Abay, para naman po yan, sabihin ng tao pag nakakita. Di po ba? So ito po yung bagay na sinabi ng Biblia, kapalitunahan sa mundong ito. Kaya bakit sinabi ng Biblia, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng pagsubok? Why? Ang hirap pong magalak. Lalong-lalo na po kapag ang kaharap mo, yun yung naging dahilan ng iyong pagsubok. Baka nga minsa, tingnan mo lang, di mo naman tingnan eh. Di mo ba? Kaharap mo siya. Sinuka po. Di ba? Hindi mo siya matingnan ng diretso. Bakit? Kaya nga sinabi ng Biblia, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng pagsubok. Eh, napakahirap kong magalak kapag ang pagsubok na naranasan mo, katulad mo nung pansinin po ninyo, for God's glory, ang aking pumipin naging postizo. Galing po tayo sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Ha? And all of us atin, nagmamali ako ng tricycle. Ito pong kasunod ko biglang kumaliwa. Siyempre, ang tendency ko is kumanan. Meron parang parating na napakaganda sa sasakyan na talaga kong titingnan ko milyon-milyon ng halaga. At umiwas po yung sasakyan, hindi naman po nasagin, hindi ko man po na nagasgasan man lang. Bigla po huminto yung may-ari ng sasakyan, nilapitan ako, pinagmumura-mura ako. At doon po tinest ng Lord, yung pagsubok na doon ako tinest. At habang nagtiyayaw-yaw po yung tao, may mukhang mayaman eh, maganda yung sasakyan eh. Eh, minunan mo na ako, bakit daw po kumalis? Ang gusto, wala naman po nangyari, hindi naman po nagkasgasan. Minura ako, nung minura ako, sabi ko, pagpalain po kayo ng Diyos, wala naman nangyari. Hindi pa po natatapos yung sinabi kong pagpalain ka ng Diyos. Pinagpala po ako ng kamot, dumapo po sa aking bibig at natanggal po yung ngipin ko. Sabi ko, pagpalain ka ng Diyos, busan ka po yung dugo sa mukha ko. At doon ko nakita na, kung tutusin, kaya ko pong labanan yung tao kasi nag-aral din naman po tayo ng martial art nung bata pa ako. Pero naisip ko, kagagaling ko lang sa pagtuturo ng salita ng Diyos sa mga kapulisan. At ito ngayon nang dumating sa akin yung pagsubok, na yung parang ang pangit po pala yung masusunto ka. Tama yung sinabi ng iba, pag nasunto ka, makakakita ka ng star. Totoo po yun. Nakakita po akong star talaga. Nalilin yung paningin ko, puro star ang nakakita ko. Ang sakit po pala yung masuntok, matatanggal ang ipin mo. Would you imagine pero ang sabi ko, mapagpalaan ka ng Diyos? Wala naman akong ginawa ang masama sa'yo. Kaya kung titignan po ninyo, kung tutos yung sabi nga rito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Pansinin po ninyo, hindi po pwede ang sakit nito, ang pagsubok nito ay sakit, at ikaw ang pagsubok mo ay sakit din. Kaya pala sinabi ng Biblia, iba't ibang pagsubok, hindi lahat ng tao may pagsubok na pare-parehas. Di ba? Kaya kung titingnan natin, ito po yung nais ng Diyos sa ating buhay, kapag tayo nakakaranas ng pagsubok, magalak tayo. Kaya pala sinabi ni Apostol Pablo, sa kabila ng karanasan niya, siya'y nabilanggo. Pero sa kabila ng pagiging bilanggo niya, ano ang sabi niya? He encouraged all of his squad member. Inuulit ko, magalak kayong lagi sa Panginoon. Magalak kayo, paulit-ulit yun. Lalo-lalo na po sa mga leaders, sa mga workers. Ilang oras tayo nananalangin
para sabihin natin sa Diyos, Panginoon, samahan mo ako sa aming pag-perform. I don't believe all of leaders, they are praying. Lord, samahan mo ako. Kasi gusto ko maparangalan kita. Ilang oras na nanalangin tayo para lang sabihin natin sa Diyos na tayo samahan niya sa ating pag-perform. Tayo ba nag-perform para tayo yung aan? Tayo ba nag-perform just to glorify God? At pagkatapos po ng ating performance, after we preach or after we perform, sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa Diyos, ilang minuto natin tayong nananalangin. O baka naman hindi na tayo nananalangin sa ating mga ginagawa, lalong-lalo na kapag nag-perform tayo. Minsan nga may umiiyak pa. Panginoon, Panginoon, samahan mo lang ako. Samahan mo lang ako, Lord. I will do my best for you, Lord. Diba minsan ganun tayo? Kasi ang eager natin is to glorify God. Kaya kung minsan nananalangin tayo, nagpiprepare tayo para pag-perform natin very successful. Pero after ng performance natin, ilang minuto kaya natin ipinanalangin yung tagumpay na ginawa ng Diyos sa ating buhay? At paano ba natin, tayo ba talaga nananalangin after performance? Kaya huwag tayo buti na lang walang natutulong. So, yun po yung sinasabi ko, hindi po lahat ng ating panalangin tinutugon ng Diyos. Kasi meron tayong masamang hangarin kung minsan na hindi pinibigyan ng laya ng Diyos, hindi tinutugon ng Diyos. Nakukuha po ninyo ang ibig ko sabihin? Kaya nga kung pansinin po ninyo, kaya para tayo binigyan ng Diyos ng mata para tumingin sa inaharap. At wala pong naglalakad na nakatingin sa likod habang naglalakad ganyan. Di po ba? Baka madapa ka o baka matabilo ka. Kaya kung ating tumpag mamasin, ito po yung bagay na itinuturo ng Diyos. Ang pagsubok, nagiging daan po pala ito. Nagiging stepping stone natin para maging matibay ang ating panalangin at pananampalataya sa Diyos. Glory to God. Kaya nga po sinasabi ko, napakalaga yung pag-take note. 10% mga 10% lang, misal nga 5% lang. Pag uwi sa bahay, pag tinanong ka ng magulang mo o kapatid mo, sister, anong natutunan mo? Sabi kasi ni pastor, wala pang pagsubok. Eh, ano susunod? Ah, di ko na alam. O di po ba? Minsan ganun tayo. Kaya, number one po sa ating bilang mga Kristiyano, napakahalaga po ng LA. Listening attitude. Dapat meron sa ating buhay. Hindi yung puro FBFB lang. Pansinin po niyo. Kaya kung tutusin, dapat kung tayo lahat may FB, huwag natin kalimutan yung pangalawang FB. Di po ba? Eh, nakakagulat ka. Miski sanggol, may FB. Marunong kayo mag... Brother Paz page. Yung pangalawang Bible ko ay pangalawang FB ko, Faith in Bible. Mahalaga po yun. Na mayroon tayong FB sa ating buhay. Faith in Bible. Amen po ba? Ano pa po ang sabi dito? Ang nakakatuwa po ito, sabi dito, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Would you imagine nananatiling tapat? Hindi na. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, at tatanggap siya ng putong, ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Kaya pala sinabi ng Biblia maliwanag, hindi ipapatuloy sa takbo ng mundong ito. Kapatid, kaibigan, mga minamahal, hindi po lugi ang Diyos. Tayo po ang lugi kapag hindi natin ginalap ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Kaya hindi po hadlang ang maging pagsubok, sapagkat kung minsan, bakit pinahintulot ng Diyos ang pagsubok? Sapagkat ito po ang pinaka-process po natin mga Kristiyano na
Wala pong Kristiyanong kapag nakaranas ng pagsubok, pupunta sa biro, iinom ng alak, lalaklak ng lalaklak. Kalimitan, kapag ang isang Kristiyano naranasan niya ang pagsubok, pupunta sa kwarto, mananalangin, Panginoon, tulungan mo ako na mapagtagumpayan ko ang pagsubok na ito. Minsan dinalaan natin sa pagluha, minsan dinalaan natin sa pagpuri. At habang tayo nagpupuri, lumuluha tayo, sinasabi na natin, Lord, salamat. Alam ko, darating ang oras, darating ang panahon, yung pagsubok nito ay aking mapapagtagumpayan sapagkat ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking mananagumpay. Mangyayari ang lahat ng bagay na ito sapagkat ikaw ang pinaglilingkuran ko. Purihin po ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory. Kaya hindi po sinasadyang pagkakataon. The way I was praying, sabi ko, Lord, ano bang maganda? Ano bang nais mo? Pinanghimulin ko, mahirap po, lalong-lalo na po sa lahat ng kapastura na nagtuturo dito, hindi po biro ang magturo. Unang-una, ang bawat tinuturo nila, minsan binabatil sila ng kanilang tinuturo. Kaya po sila mga frontliner, they need your prayer. Hindi sinasadyang pagkakataon na kayo makakilala sa Panginoon. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo, ikaw ang Panginoon. Hindi ako song leader, ha? Ano lang po yun? Introduction. Sige po, mga song leader, can you please sing it with all of your heart? Sa maniwala kayo sa hindi. If you sing it with all of your heart, God will speak to you this morning. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Yes, hallelujah. Namnamin po ninyo ang awis. At habang inaawin po ito, namnamin po ninyo ang lyrics ng kanta ito. Hindi na po ninyo. Wala po ang lyrics.
mo ang aming kalagayan. Busugin mo ang aming kaluluwa. Palakasin mo ang aming espiritu upang mapagtagumpayan namin ang mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Kagayaan mo sa pamamagitan ng pagsubok na aming naranasan. Maging daan upang lalo kaming manampalataya. Lalo kaming malalim na ikaw ay Diyos na buhay na karapat na pagpurihin sa aming araw-araw na ginagawa. Salamat po sa oras na ito. Salamat sa tagumpay na ginawa mo sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang po may taas, ikaw lamang po magwalati, ikaw lamang po magkakalalan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.